Kamusta? At malikayang pagbabalik sa aking istasyon. Ngayon, meron tayong makakasamang bisita. Siguro, iniisip nyo anong tawag sa sinaunang panahon ng YouTube, kung tawagin sa hinaharap. Meron tayong bisita sa Ikaw Tubo. Pagkatapos din nyo itong panoorin, huwag nyong kakalimutan magkagusto, ibahagi, at sumubaybay. Huwag natin patagalin pa. Ito na si Señor Luisino Manzano. Palakpak! Black and white? Ano? Nagpupuhay pa ako at may birthday na lang dito tapos may kanta ni Tito Gary sa huli. Kaya ako tinanggap to dahil balita ko, etong vlog mo lang ang kaliwaan ng bayan. Yun lang ang nalaman ko. Hanggang ngayon, si Miss Gonzaga, di pa ako binabayaran nun. Kaya nandito ako. Pero hindi tama yun. Paghihintay ka ng matagal dahil kung sa panahon natin dito ngayon, makukulong ka. To face to face. Oh my God, Kuya Luis, thank you so much. Welcome to my channel. Sa mga ito eh, si Francine is sa mga nagpapanggiti sa akin sa asa. Wow. Yun yung natural na dala mong energy. Bihira yung ganyan sa industriya. Kaya thank you. Sorry, akala ko tapos na. Hindi. Alam niya, iba yung mga kabataan ngayon. Yan yung nakikita na agad. Baka hindi ko magawa ito na Mars, natawa na ng, oh my God, di ako pwede maging, pwede po ba ako maging host? Pwede ka maging host. Kahit sino pwede maging host. At maganda na ang simula. Then eto, magandang training actually. Ito to. Di mo, seryoso yung sagot ko, natatawa ka. Maganda na sagot ko. Ang pinakamaganda dyan, dahil sa lahat ng mga vloggers ngayon, marami kayong chance para matuto at napakalaking training ng vlogging. In fact, share ko lang. Alam niyo, kahit paano. Ay, ko lang. Isa sa pinakamagandang training sa pag-host ay dati ng mix, vlogging, at saka baka iniisip yung punchline, totoo to, o shopping. Totoo yun. So, gandang training yan. Sumali mo tuloy-tuloy ka na pag-host. Tapos, alam mo yung sobrang galing mong host. Tapos, ikaw na lang natitira sa earth. Wala na kami lahat. Mababaw pa naman kaligayahan. So, sinasabi mo, corny ako. Nagkataon lang na mababaw yung kaligayahan mo. Di ba pwede makabasa? Basta bahay lang ako kanina. Pumunta ako dito para bastusin. Oh, totoo na, totoo. Doon po tayo sa pinakamahirap na tanong. Kamusta kayo? Wow. Seryosa ba? Minsan nagsaseryosa naman talaga ako. Yung kahit paano, I'm happy na things are getting better. Sana nga, tuloy-tuloy yung pag-recover ng lahat. Describe married life in one word. Learning. Kung paano ka nung Monday is not necessarily applicable nung Tuesday or Wednesday. Kumbaga, every day is a learning experience sa inyong dalawa. Aww. May point kita niyo. Ganito lang ako. Alam niyo po sa mga vlog, nagpapatawa lang ako. Pero totoo lang, smart ako. Kung parang exam, 1 over 100, makaka 100 ka. Ganito na lang. Alam mo, pinipunas ko. Kasi wala akong pakialam. Alam mo ba, sobrang bilis ko sa bata pa lang ako, sinasabi sa akin. 1 plus 1! Hindi, mag-calculator ka. So, pakita ko sa inyo, ha? Baka iniisip nyo, stira ko kung gaano kabilis okay sa math. Okay. 850 times 789. 300,942. Tama, mali. Pero mabilis. Mabilis. Tabi ba akong tama? Tama. Wala. Mabilis. Oo, sabi mo, mabilis nga naman. Tama sa'yo ko sa'yo, eh. Oo, galing. Ito po kasi parang gusto ko na rin. Parang kinapat ako kausap po. Magulang mo dapat yung kausap. Hindi, ang next question po, ano po ba yung ma-advise niyo sa mga nagdanais magpakasal? Mag-ready kayo. Siyempre, iniisip kasi palagi, ano yun eh, honeymoon all through. Ano? Like any relationship, magsa-start naman yan ng honeymoon phase. Tapos, mag-evolve yan into so many things. Basta, kaya ko sabihin na ang magiging ending naman of every relationship ay companionship. So, kailangan kahit paano na yung partner mo ay kaibigan mo to begin with. Punk! Yun yung kailangan. Kasi yung ganda, hindi sa akin di mauubos yung kagupuan. Pero, tama. Yung kilig. Siyempre, gagawa ka ng effort na nandiyan pa rin yan. Pero everything, magbabago yan. But ang pinaka-importante is kaya mong tumawa kasama yung partner mo. At yun yung may iwan doon. Tingin ko hindi ko na po kailangan ng partner kasi napapatawa ko mag-isa sarili ko. Nagpa-check ka naman. Baka yun ang kailangan ko. Eto.
ito po, sobrang tagal niyo na po sa industriya. May goal pa po ba kayo as an actor and host? Manalo ng best actor. Wow. Pero napatunayan ko mas magaling akong host. Di mo mas magaling? Mas competent akong host kumpara sa artista. So kumbaga, hindi yun talaga yung forte ko. Pero nakachampa na ako dati ng isang best supporting actor sa isang movie. Kasi siyempre, di ba, kinanin ako. Kasi langis na ako. Hindi. Nakachampa na ako ng best supporting actor. Kasama ko si John Lloyd Cruz, tsaka si Mommy. Sa pelikulang ano yun, kunin mo ang bala sa tuktok ng ref. Totoo ba yun? Oo. Hindi yun. In my life. In my life yun. Sinood namin sa New York. Kung saan? Ay, opo, pinanood ko yun. Nagbayad ka ba talaga? Hindi, sa ginanood ko. Okay, no, piracy ha. So, yun yung isang movie na kami ni Lloyd mag-partner. So, nanalo ko doon, thank you very much, ng best supporting actor. So, kahit paano, syempre, nandun yung gusto mong maabot yung best actor. Pero natutukan ko na yung pagiging isang host. So, kahit paano, may mga acting offers pa rin. Alam mo, Avengers? Yes. Wala akong kinalaman. Tatanong ko lang kung alam mo. So, may mga offer, may kamakailan may movie na in-offer sa akin. Actually, maganda to. Na, kumbaga, ang gusto nila yung parang naparutuway movie. Totoo ko to. Na, ano yun, Big Daddy. Yung si Adam Sandler, tapos meron siya parang yung batang anak na lang. Parang sort of na ganun, pero nagkataon na hindi. Pero sana before, you know, everything comes to a close or comes to an end, eh makachamba ako ng isang best actor. Ngayon pa lang po, papangaralan ka namin ng paparangalan. Alam mo, dyan ako hirap din, honestly, sa hosting. Paparangalan. Yeah. Dyan din ako, may mga double syllables. Ito ang technique ko ito, mapapansin nyo ito pag nag-host ako. Pag kunwari may mga Tagalog words na ganyan, na kahit English, na usually mga double na repeating syllables, yes, ginagamit ko yung kamay ko. Kahit yung very tricky na yung paparangalan kung hindi ka sanay sabihin. So pag kunwari ako nag-host ako, ginagamit ko yung kamay ko per syllable. Hindi ko naman ginagalan yung tao. Parang pipaste mo yung sarili mo. Kaya ako award winning. Oh my God! Piling ko kung mag-meet din tayo kay Luis, parang tropa tayo. Or ayaw mo? Hindi, masarap eh. Kasi kultong ba ano to eh. At syempre, feeling ko isa ka sa mga genuine friends sa industriya. At dito sa industriya yan, yung mga genuine friends, yung outside showbiz, yung magkaibigan pa rin kayo, sobrang rare po yan. It's a blessing. Iba yung bonding outside ng work. Yes, yes. Iba yung feeling. Yes. Ito po, ano po yung mga maipapayo nyo sa mga artista kagaya mo na nagsisimula? Maligo, yun talaga muna. Siyempre, ang dami mong taping, ang dami mong trabaho. Kung di ka naliligo, medyo mahirap-hirap yan. Totoo naman. Hindi, kailangan makomprehend ng mga artista, lalong-lalo na yung mga baguhan, na gulong lang yan. It's a reality, umiikot lang yan. Hindi pwede araw-araw kang sikat. Yes. Yun yung isa, na darating ang araw na ikaw pinag-uusapan ng lahat, endorsements, sobrang dami mong endorsements, bigla na lang mapapansin mo after a while, wala kang masyadong ginagawa. Ngayon, kung blessed ka, kung pagtrabahuan mo, pwede ka naman bumalik din. Pero just like anything, hindi continuous na nandun ka sa taas. At pwede ka mapalitan anytime. Pwede ka mapalitan anytime. Pangalawa, appreciate the people around you. Yung mga nasa likod ng camera. Kung pagod ang artista, times 10 ang pagod ng mga tao sa likod ng camera. Yan. At hindi porket artista ka, mas mataas kang tao kumpara sa iba. Galing, di ba? Yan ang sinasabi ko. Miscript ako. Ito po yung last question bago mag-lie detector. Okay. 10 years from now, where is Luis Manzano? Baka nasa bahay. Hindi ko pala scared ko. Baka nasa work. Pwede rin. Hindi pa ako nabubuhay. Hindi. Siguro I'd like to think na, kasi ito 41 ako ngayon. So by that time, 51 ako. Siguro ang peg ko yung airpod ko. Kasi kahit nung medyo nagkakaedad na, nakakapag-host pa siya. Pinag-usapan natin ito kanina, di ba? Na yun ang lamang kahit paano sa hosting. Na even if dagdagan ka ng mga taon, eh meron kang mababalikan na hosting. Kasi sinasabi na sa hosting, di ba? Pag dumadagdag yung taon, mas nagiging credible ka. And some of the best hosts, daddy ko, Tito Boya Bunda, kumbaga, it adds on kasi mas marami kang experiences sa buhay. So hopefully, may ginagawa pa rin ako not as busy. At syempre, yung babalikan ng pamilya. Oh, nakakatuwa. Akala ko pwede ko ito magagawa ng maayos. Kasi akala ko tatawa lang. So hindi ka happy sa ginawa ko? Ang dami ko sa ginawa ko. Parang sinasabi mo na, alam mo dapat nagpatawa ka. Hindi, marami yung panapulot ko yun. Mahaba basura. Bihira itong batang to. Ang ganda-ganda nung
interview mo yung sinabi niyang basura ko. Dali mo napulot sa'yo kasi mukha kang basura. Okay. Ito na po. Ang ating lie detector. Ito na. Ako nakukuha. Ako na rin. Vlog ko to. Gusto mo i-set up ko yung camera? Handa ka na po ba? Saan ko ilalagay yung daliri ko? Unang tanong. Yes or no? Hirap ng tanong agad. Yes or no? Yes. Yes or no? May pipik eh. Naramdaman ko siya sa gallbladder. Hindi ko na kaya. Parang dapat pinapanood ko na lang ata ito ngayon. Wow, laruan pa ako. Ito po, totoo na to. Oh, ganyan din ako minsan. Tawang-tawa ako sa mga eksena. Yes or no? Mm. Kung gwapo po kayo, syempre maganda ako. Yes or no? Yes. Okay. Ito po. Pwede to? Ano? Pwede ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya ko sagutin yung tanong mo na hindi ko alam. Daming cheating rumors ngayon at ang sabi pag umiiyak sa kasal maglolo po. Mm-hmm. Eh umiyak po kayo, di ba? Mm-hmm. So ang tanong po, nagawa niyo na po ba? Hindi. Eto kahit makuryente ito, wala akong marahilig sa akin. May problema ba sa pamilya ko? Wala. May uuwian ako, may uuwian ako. Wala, hindi ko maghana. May uuwian ako. Maiiwasan na may nakakatabuhan tayo. May nakalita na po ba kayong artista simula nung nagsisimula pa lang kayo till now? Meron. Well, mayroon pa explanation ng mayroon na explanation. May gusto ko parang gayon. Meron nga! Meron, nakatabuhan ko dati si... Si? Si Anne. Pang! Si Ann Curtis a while back. Kasi si Ann is mga best friend ko yun eh. Nagkataon. So a while back, may dumaan kami sa phase na hindi kami masyado nag-uusap. Pero yung pinagkatapuhan namin, hindi dahil sa working relationship namin. Nung time na yun, hindi ko gusto yung love life niya. Hindi niya gusto yung love life ko. Crush niya isa't isa. Siya may crush akin. Wow! Dead na dead sa akin. Actually, hindi magtatakan. Ano naman yan. Hindi, sabi ko kay... Parang ang naging usapan namin yan, dahil mag-best friend nga talaga kami. Sabi ko, sige, hanggang dinadate mo yan, hindi kita kakausapin. Siya rin naman, sabi, hanggang dinadate mo yan, hindi kita kakausapin. Pero usually pag ganun po, di ba, talaga may lihim kapag... Di naman, may lihim na galit. May sakali na ako. Kasi kapag, di ba, yung as a best friend, na tagal ko siyang nagsama, yung you want to see that person treated properly. And I guess, ganun din naman yung sa kanya. Pero nagkataon siguro na nagkakataon may in love ka, na paminsan-minsan hindi ka makikinig sa ibang tao. So siguro naglast siya ng mga 6 months to a year. Grabe. And partida best friend ko pa talaga siya. Ay, eto gusto ko. Nagka-crush na po ba kayo sa nakasama niyo sa isang programa o pelikula? Kung meron, ano pong pangalan? Yes or no muna? Nagkaroon? Yes. Ang feeling ko wala akong uuwi ang pamilya at mga meron naman, meron. Pangalan niya John Lloyd. Nag-kiss kami nun. Sa movie niyo? Sa rehearsal pa lang. Nag-kiss kami. Hindi, nagka-crush sa programa. Teka lang. Hindi, crush ko siya nung time na yun. Kasi medyo nagpaparamdam ako sa niya. But she's happily married now. Si Tony Lambino. Diba, di ko kailan yun? Si Tony Gonzaga. Umuha naman ako. Nung time na yun, nagka-crazy for you kami. Yung time na medyo nagpaparamdam ako sa kanya. Nagkataon lang. Of course, I guess fate had other things for us. Ano po yung fate has other things for us? Hindi ko na alam yung mga sinasabi ko. Dapat isusulat mo yung mga sinasabi ko. Kasi paminsan isa, yung ganung mga kalalim na sinasabi ko, in passing lang yan sa utak ko. Kasi maraming iniisip eh. Dahil nasa parang brain ko is pang 6 philosophers. Oo, ganun talaga. So yun, medyo yung time na yun. Kumbaga may attraction ako sa kanya. Kabalik tara naman. May ayaw ka ba na artista? Yes or no? Wala. 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 Thank you ha, thank you. Thank you. Bakit? Di naman sa ayaw. Nagkakataon lang na hindi lang swak ang personalities yun. But it's unfair to say na ayaw mo sa tao.
Kasi nagkataon, nagkaroon ng personality niya. Hindi naman porkit hindi lang kayo magkasundo, eh, nakagat kayo, eh, view ako na sa kanya. Nagkataon, we're different people. May mga kaibigan ako na, kaibigan ko naman, kaya makukwentuhan, pero let's say magkatrabaho tayo, hindi kami same wavelength sa trabaho. So, it's unfair to say na ayaw mo yung taong yun. Eh, iba siya, the same way na iba ka. Parang ang hirap sabihin ng ibang tao na, ayan, ayaw ko dyan kay Luis kasi iba siya. Para sa akin, yung ayaw is unless meron talaga nakita mo para makitungo sa tao. At kung may ginawa siya. Kung may ginawa, yun siguro may justification. Pero yung just simple na, ay, ayaw ko sa taong yan. Parang it's unfair kasi ayaw kong mag-ganon din ako. What's up? Ito po, last three. Meron na po bang instance na ginusto nyo na mag-quit at ano? Or sino po ang dahil? Ngayon, kasi kinukuryente mo ako. 41 na ako na kukuryente pa ako. Sorry. Pag nag-tumama, ito yung sabi na yun. Yes. Umikot na yung laman loob ko, kakakuryente niya. De, pero totoo, yes. Yung ibang mga tao talaga, hindi alam kung paano ang industry. At ang nakikita kasi ng mga tao, most of the time, ay yung glitz and glamour nila. The finished product na masarap maging artista, masarap na sinistreet ko ng mga tao, yung magandang income. People will never understand it. Akala nila madali tayo pag-usapan. May mga kaibigan ako on social media na pag kunwari may issue na lalabas about a friend or certain trending topic. Kung ano man yan. Then, tsaka makikita nila, pinagtatawanan nila. Whatever it may be. Kunwari lang, let's say a breakup. Yung lahat pumapattle. So, dahil mga comment yung, siguro ganyan. So, nasa isip ko, so if that happened to me, ganun din kaya sila sa akin. Diba? So, people have no idea na. Ang dali sumakay sa issue. Na, nagsabi. Sabi na, uy, ganito, ganyan. Siguro ganito nangyari. Ayaw mo kong tanga si ganito. So, yun yung hindi maintindihan ng mga tao. Masarap gawin, enjoy, masarap magchikahan at lahat about other people. At siguro, pag hindi ka malakas sa industriya, siguro both dito, it's okay to be weak. It's okay to have weak moments. We're all entitled to weak moments. Makakain ka ng hindi oras. So, yung mga ganyan, yung pagbubuhos na yung negativity. Mapapaisip ko rin naman talaga, baka niya hindi ako mamuhay ng tahimik, di ba, ng normal. But at same time, you realize na yung binigay sa atin ang blessing, hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Na umiti ka lang sa camera, you take one picture. Ito pala yung sinasabi na may sense ako. Yung kunwari sa, ito alam mo ito, kunwari sa mall ka, may magpapicture sa'yo. Yung 10 seconds na ibibigay mo sa kanya, kung ano man ang problema niya sa araw na yun, makakalimutan niya dahil sa'yo. Yes. Diba? Yung kung ano man pinagdaraanan niya, may problema sa bahay, may problema sa pamilya, problema sa pera. Huminto ka ng 10 seconds, mapicture ka, kung sabi mo lang, ay, thank you very much po, makakalimutin lahat ng lahat. Not everyone is given that blessing. So, para sa akin. Lalo kung sobrang fun. Yes, diba? So, makakalimutan niya yun. Baon pa niya yung pag-uwi. So, not everyone is given that blessing. Kaya sa akin, yun yung nagpapabalik din naman sa akin. Pagka naisip ko na, ay, ayaw ko na, rest muna. Luis Cox. Diba? Yan ang sinasabi ko. May sense talaga ako, guys. Eto po, sa lahat ng chismis na pinag-usapan about you, wala po bang kahit konting katotohanan? May totoo? Gray area. I-elaborate ko. Gray area. De, isa sa mga pinaka... Nakakatawa lang saan galing na gay ako. Dati pa yun, actually, bata pa lang ako. Yan ay hindi nawawala sa akin. So for some reason, yung mga bashers, feeling nila yung number one na binabato sa akin. Tapos nandiyan yung sabi mo nga, yung pasaumiya ka sa kasal, papero, kanta-lahat. Yung sinasabi ko sa industriya, there are four truths sa industriya. Kunwari tayo may issue. Okay, kunwari tayo. There's your truth, there's my truth, the real truth, and the truth according to. Magkakaiba pa yan. Sinasabi nga nila three sides lang yan, yours, mine, and the truth. Hindi, there's your truth, my truth, the truth, and the truth according to. So yung mga issue na yan, yung mga binabato, ang daling gumawa. Lalo na ngayon, mag-post lang ako online ng isang random issue na gusto kong gawin, yung mag-pick up niyan, tutuloy-tuloy na yan. Diba? So, ganun. So yung mga sa akin, it's parang, ha? Saan galing yan? Meron pa isa, magiging totoo to ha, makinisip ito. May isang issue na lalo ka a while back na kami ni John Prats, nung ASAP days pa namin, nakuhuli daw kami sa dressing room naghahalikan. Ito, kumahalat pa to. Dahil ito, binalala ko. Tagalit ito kasi gusto ko mag-elaborate. Ito, tatlo. Kasi kwentuhan naman to. A while back. Hindi lang, okay. Hindi, may nag-post sa IG dati, nalala ko to.
Di umano, siya ay isang waiter. Tapos, kumain daw kami ni Billy Crawford sa restaurant niya, or sa restaurant nila. Tapos, hindi ko daw gusto yung luto ng steak. Una-una, hindi kami kumakain ni Billy na dalawang kami dalawa lang. Never! Tapos, sabi niya, galit na galit daw ako, sinabi ko pa raw, ipapasara ko to, kaya-kaya ng magulang ko. Okay. Tapos, dinuruan ko pa daw yung sapatos niya. Meron pa siya, sir, alam ko na artista po kayo, ganyan-ganyan. Yung sapatos ko bago nung araw na yun, tapos dinuruan niyo lang. Pero hindi siya totoo. As in, ginawa lang siya. Wala, and yun, saka yung mga tao, ay, ganyan pala si Luis, ganyan-ganyan. At may ganyan, Luis, nagdaan niya. Siniraan lang talaga. Hindi, so it goes to show na huwag kayo maniniwala kahit online pa yan. Mandudura ako ng sapatos ng tao, eh magpapasara ako ng establishment gamit magulang ko. This is not an insult, please. Sabi ko nga sa kanya, if... Nagko-comment din ako. Sabi ko, if you really think na nangyari yan, baka kailangan niya ng mental health check talaga. If you really believe sa... I mean, kung nagtitrip talaga siya, God bless yung dalang po na nangyayari sa kanya. Pero if talagang meron siya kahit anong reality na nangyari sa kanya, baka kailangan niya kumuusap ng professional talaga. Ito. Natuwa na tayo, ang daming pag napulot na niyo. Yes, yes. Sana sa mga students, sinulat niyo lahat ng yan at gamitin niyo sa next... Sana nag-take notes kayo. Gamitin niyo sa next module niyo. Lalo po sa last question. Marami pong nakakamiss sa inyo sa TV. Yes. Agad-agad. Kahit lately lang din nagtapos ang I Can See Your Voice. Yes. Ang tanong po, kapamilya pa rin po ba kayo? As of this conversation, oo naman. Ano naman? Hindi, kasi syempre, di ba yung kasi may gagawin pa ako. Hindi, may gagawin pa naman ako sa, bumalik ako sa ASAP eh. Siguro, isa pa pala nang galing, nag-guest ako sa Wawa Win. Dahil yung Wawa Win, para ma-clear to ah, yung Wawa Win kasi na dito win, sa YouTube na lang siya at Facebook. Wala na siya nun sa GMA. So kumbaga, it was easier to guest there. Kasi kumbaga, wala na yung network na pinag-uusapan. So yes, kapamilya ako. Salamat sa iyong pagbibigay pugay. So, sa pagbibigay pugay. Bibigay siya yung maraming salamat. At ako'y natuwa sa ating ginawang mag-uusap. Katunayan mag-alas ako dahil lang siya ng kabayo sa labas. Karuwahe. Dahil lang pupunta ako sa aking mga hasyenda. Mga hasyenda. Thank you for this opportunity. Dahil syempre sabi ko nga na ako 41 na. So, hindi ko na nakakasama yung mga bagets. Actually, Kuya Luis, guys, totoo, hindi ako naniwalang 41 na siya. Akala ko ginujoke niya ako. Totoo, 41. Pero totoo pala. And the same way na marami kayong matututunan mula sa amin, marami kami matututunan mula sa inyo. So, marami salamat. Isa kang tao na nakangiti palagi. At yung ngiti na yun, alam ko, dahil genuine yung ngiti mo at yung kupapaano ka sa mga tao. So, thank you very much. Pero di ko ako tao. Hindi pala. Hindi. May sapak pa sa So, thank you very much guys and subscribe na kayo sa channel ko guys. Siyempre, hindi kayo magbabay kasi may part 2. So, see you sa part 2! Paunahan kaming makarami ng makakain na biscuit in 1 minute. Para may konting challenge, mula dito, kailangan mong paikutin mula sa buong katawan mo. At kailangan yung pinakadulo ay sa gitna ng iyong toes at papakain mo sa sarili mo habang kinakagat ang isang toe. Ganon kadali ang game natin.